So hello guys, welcome back for another video. So for today's video, i-discuss ko to sa inyo tong si Epic Kingdom again and gagawin ulit natin to ng video. So i-discuss ko to sa inyo ang key point na i-discuss ko is tungkol naman niya sa game niya, no? Tungkol naman sa game niya and i-review natin kung gaano nga ba kaganda. At syempre guys, bago tayo mag-start niyan, intro muna tayo. So now dito sa Epic Kingdom, bigyan ko muna kayo saglit ng idea kung ano nga ba si Epic Kingdom, kung ano tungkol saan ba to. So itong si Epic Kingdom ay isang Oracle game, no? At ibig sabihin guys, ang Oracle is naka-fix po ang income nyo. So for example guys, naka-peg siya to USD. Like for example, for a price of 10 USD, bibigay nila sa yung token nila equivalent to 10 USD din. So hindi po magbabago-bago ang ano niya, yung hindi po yung loss yung makukuha nyo. Kumbaga naka-fix po ang ano niyo, income. So that's what Oracle means, guys. So medyo maganda, no? Medyo makaganda pakinggan kasi other games like pag bumaba yung value, tapos syempre may iba tatama rin na maglaro. Isa yan sa mga reason kung bakit nag-ano siya, no? Tinatamad dahil sa low income. So ito, Epic Kingdom NFT. So isa siyang adventure game that combines idle RPG and action RPG with a bit of an epic classic style. So they have many NFT collections. So like Epic Hero, Epic Equipment, and Epic Land House. So they are built on BSC, ha? And they will be a multi-platform which will be available on Solana, also Avalanche, and Cosmos. So that's what Epic Kingdom. So yan muna yung ano natin. So meron siyang tatlong game mode, which is PvP, Adventure, which is PvE, at syempre may Guild War. So this is their characters guys, as you can see. At syempre ito rin yung mga ano niya, no, preview. So ito naman guys sa kanilang economics roadmap. So balik na po tayo dito sa ano. So bago tayo guys makapagano dito, mamimigay po tayo ng tatlong whitelist spot or whitelist ticket para sa inyo guys. So ang gagawin nyo lang dito is that punta lang kayo guys sa Telegram ko, which is always under in my description. You will see it there, or if wala, you can message me via Telegram, Mr. NFT Hunter, or Insane on Crypto. Or else, gawin nyo na lang is mag-join na lang kayo siguro sa ano mismong group ko. So, siguro sa group na lang. And comment your wallet address para naman ma-lista namin para sa whitelist spot giveaway, no? So, ngayon, i-check na natin itong beta test. But first of all, guys, bago tayo pumuntang beta test, balik ulit tayo dito. So bali, dito sa ano, guys, sa MetaMask, as you can see, punta tayo dito, guys, sa BSC testnet. So, sa testnet, guys, ayan yung ano, no? Kasi, guys, they're in testnet phase, sa beta test. And you can see, guys, na meron tayong 0.7 BNB para sa beta test, no, nila. So, punta tayo dito guys sa Epic Kingdom na beta. And, ayan po, they're made with Unity. So, made with Unity. So, kukonnect natin yung wallet natin dito. So, di magpa-pop up. Kukonnect natin to. Once na makonnect, here it is, another one. MetaMask notification, sign in natin. And here it is guys. So, ayan na nga. So, ito na po ang ating ano, no, Epic Kingdom. And you will see here guys na ito po ang kanyang gameplay. So meron siyang adventure, so they are cost, tapos ano naman, Guild War, tapos yung PvP naman, which is arena. So as of now, in their test phase, adventure mode pa lang po ang available. And paano nga ba bumili ng NFTs nila? So if ever, paano nga ba bumili, which is punta tayo dito sa shop. As you can see, approve natin lang ito. So meron na tayong 3,000 test token. So test token po ito guys. Bali gagawin natin is co-confirm natin. So same as usual guys, co-approve natin, tapos we're gonna pay another gas fee. So both gas fee po ito, dalawang confirmation. So that is good naman. So meron na tayong ano, pwede na natin makita yung ano dito, mga tawag doon, yung cost ng kanilang NFT. So magkano nga ba guys ang entry ng ano dito sa Epic Kingdom? So how much is the investment
the recommended investment, so 50 USD or 50 or 60 USD, guys, you can now start playing Epic Kingdom. So that's nice, under 3,000 pesos lang, murang-mura na, sakto sa budget. Dahil guys, bibili kayo ng tatlong heroes and isang barak. So bilangin niyo yan hanggang 55 USD o. Oh. So saan pa kayo guys, no? And ito naman yung MetaMask notification ulit. So wala tayong BUSD, pero ito guys, try natin bumili ng hero chest. So paano nga ba tayo guys makakuha ng USD? So meron siya mga posit naman. Pero dito guys, pwede tayo bumili ng hero chest dito, tapos pwedeng dito sa isa or dun sa isa naman. So dun naman sa tatlong NFT na nakalagay, is naka 5% discount siya, 5% off. So ito naman guys yung ating token na kailangan natin i-use. So dito naman guys, inventory and upgrade kasi hindi pa siya available. Dito tayo dito guys, ito yung Epic Castle. So another here, try natin mag-hunt. So bali makaka-earn tayo ng token dito, pero guys, as you all know, testnet pa lang ito, so hindi pa tayo makaka-earn ng legit money. So kailangan natin bumili rin ng barracks. So ganun lang guys, maka-start dito. So ito yung ano natin. Sabay natin makabalik ulit dito. So ito naman yung leaderboard nga nila. You will see here guys, ito yung mga worth ng leaderboard. Plus meron naman silang jackpot feature, pero hindi pa siya available. So ito naman yung heroes natin. So swerte natin nakakuha tayo ng isang legendary na NFT. Plus you will see here guys your barak. So as of now guys, we're insufficient in BUSD. Testnet BUSD token. So insufficient po. Meaning to say, kulang na kulang po ang ating pera dito sa BUSD. So di tayo makakaano dito guys, makaka-swap dahil kasi nasa testnet phase pa lang tayo. So ang lang natin dito guys is maghanap na lang kayo ng posit na BUSD. So syempre rin ma-enjoy naman natin yan. Pero yun lang ang ko dito. So di natin ma-experience yung mismong game. So ang mangyayari naman is ito, binibigyan ko na lang kayo ng review. As you can see guys, medyo smooth sa pag-click. So you can also report some bugs here guys. And punta tayo dito sa Telegram, punta tayo dito Epic Kingdom. So, punta tayo dito guys sa Epic Kingdom. Ayan. Punta tayo sa Epic Kingdom. So, hindi ito NFT, Epic Kingdom, NFT Global. So, punta tayo dito. Then, join group tayo guys. So, here it is guys. So, whitelist event has ended. So, ito po yung event niya. So, tapos na po. And you will see their launchpad here guys. As you can see, punta tayo sa Pink Sale. Sa Pink Sale Finance, ito po ang kanya launchpad. Plus guys, hintay lang natin mag-loading. So ito, hintay natin. So here it is guys. So they are currently under pre-sale now. So it will start after a day. And as you can see, their token decimals here guys, plus yung price per BUSD, no? So medyo mataas ang isang PKD. So mas prepared ko guys kapag kunwari bibili kayo ng ganito, eh ang gawin nyo na lang is invest what you can lose to afford, no? So disclaimer nga rin po, hindi po isang financial advice na nag-review ng ganito projects para ipagpipilian po tayo sa, at mapaglalaruan, no? So here it is guys sa kanyang token. So liquidity percent is 70%, lockup time is 365 minutes after pool ends. So yan po yung lockup. So ito yung token address, so bawal kayo mag-send ng BUSD per dito guys. Ito kanyang pre-sale, no? With a minimum buy of 150 BUSD and a maximum buy of 450 BUSD. So, may vesting po ba ito guys? So, check nyo na lang ang white paper which I have discussed to you last time. Sa Pink Sale po ito and talagang launchpad. Probably may vesting to, probably wala. So, pag walang besting to guys, eh talagang hindi magaano yung game, no? Babagsak nang babagsak. Pero don't mind that anymore. So pupunta tayo dito guys sa announcements niya. So hanapin natin yung kanya mga announcement dito. So madami siyang dito guys. They have partnered up with influencers, no? So as you can see here guys, no?
makikita niya dito yung ano, pwede tayo maka-join ng beta test nila. So meron silang announcement about that noon. And you will see here another one. So meron din sila mga events dito which you can get NFTs, whitelist, and yung syempre may USD or 50U, ganyan 20U. Yan yung mga ano guys, no? Kabaniwan na giveaways is USDT. So ito guys, ito naman yung mga ano, airdrops nila. So meron silang pa airdrops yun. So bali ganun lang guys, kasimple. So bali, kailangan nyo na maghanap ng BUSD na ano, no? Tapos dito guys, meron silang ano, bug report. So alam ko mayroon kayong ano dito, reward dito. So 50 USD per bug, no? System bug. So sa reward tsaka sa gameplay. Join our beta test and find the bug. Pass test, then submit the form. So kunwari guys, ito bug name. So pwede tayo mag-report ng bug. Tapos ito yung wallet address for your reward, no? Kapag na ano, na complete. So kung gusto nyo mag-report guys, makakuha kayo ng 50 USD. So easy money lang to. So report to earn po ito, no? So report to earn and yun lang guys, and thank you again guys for watching, and see you again guys in the next video, and goodbye po sa inyo lahat.